Hello, it's me, Matt, your palagi. Hi, it's me, Matt. So, ngayon pag-uusapan natin sa about stress. So, I have a question for you. Kung narinig mo yung word na stress, ano yung unang pumasok sa isip mo? Siguro, ang unang pumasok sa isip mo is yung work. Talaga nakaka-stress. Mga reports siguro, yun yung unang pumasok sa isip mo. Second is yung sa school mo. Siguro na-stress ka kasi ngayon pasukan na kung ano yung gagawin mo, sino yung magiging bago mong friend, yung mga homeworks mo, saan kukuha ng baon, tuition. Third is yung relation mo, yung siguro na-stress ka ngayon sa girlfriend mo or boyfriend mo na siloso, silosa. So nakaka-stress naman talaga yung mga bagay nun. And last is yung nakaka-stress is yung family mo, lalo na regarding sa financial. So alam ko madami nakaka-relate sa atin. So sabi ng Merriam-Webster, sinulat ko siya dito para hindi tayo magkamali. Sabi ng Merriam-Webster ba? Sabi ni Merriam-Webster, ni Aling Maring-Webster, ni Aling Merriam. State of mental tension and worry caused by problem in your life, work, etc. So ito yung nagwo-worry ka sa mga bagay-bagay na worry ka, nag-aalala ka kasi alam mo yung feel mo, yung parang ala, paano, ano kaya yung gagawin ko bukas, ano yung mangyayari mamaya, ano mangyayari pag pinasa ko tong report na to, pag hindi ako nakapasok, ano kaya yung mangyayari. Nag-worry ka kasi parang nag-worry ka kung nasan ngayon yung girlfriend mo, yung boyfriend mo, may kasama ba siyang iba? Sino yung kasama niya ngayon pag hindi kayo magkasama? Sabi pa dito ni Merriam, something that caused strong feeling of worry or anxiety. Ayun na nga, yung sinabi ko sa inyo, yung nag-worry kayong parang hindi ka mapakali kasi iniisip mo yung bagay na yun, at doon na pumapasok o doon na uubos yung buong maghapon mo, buong araw mo sa pag-iisip na yun. Imbis naging productive ka, pero dahil kakaisip mo sa isang bagay o sa isang problemang yun, ay naisip mo, naging unproductive ka. Katulad na ng pag sa financial, lalo na sa mga magulang, ano mo yung parang hindi sila makatulog sa gabi kasi parang isipin nila yung enrollment ng anak nila, yung babayaran sa kuryente sa bahay, sa tubig. Ilang naman yung mga magulang yung nakakapag-worry kasi mayroon na mga young adult na tumutulong para may maambag sa bayarin sa bills, and isa din sila sa nag-worry about that. So ni Merriam-Webster, physical force of pressure, yung kaya ka nai-stress kasi nape-pressure ka, tulad na sa magbabarkada, alam mo yung ikaw na lang yung walang jowa, yung parang lahat sila may jowa na, pero ikaw parang ikaw na lang yung tigahawak ng camera para picturean sila. So nakaka-stress din yun, yung parang nape-pressure ka. And sa mga magtutropa, tapos ikaw na lang yung walang trabaho. Pare-parehas naman kayong graduate, pare-parehas naman kayong nakamarcha, nakapunta sa stage, pero na-stress ka kasi nape-pressure ka kasi ba't ganun, ako na lang yung walang trabaho, and I experienced that way. Na-experience ko yun, yung parang, alam mo yung parang pare-parehas naman kami graduate, pero bakit parang ako, ang tagal kong makahanap ng trabaho. And na-pressure ako dun kaya kung ano na yung ginawa ko. Parang minsan dumating pa nga sa point na parang siguro walang kukuha sa akin ng trabaho kasi parang wala eh. Parang sabi nila lang sa'yo sa trabaho, I will call you, hintay mo lang yung text namin, tawag namin. And then nakikita ko yung mga ibang kaibigan per sahod na, and ako nasa bahay pa rin, gumagawa pa rin ng resume, pinapagawa pa rin ng resume. Yung sa relation mo, kung single ka pa, nakaka-stress din talaga yun. Kasi makikita mo yung mga kaibigan mo, meron na ka-holding hands, meron na kasama sa profile, pero ikaw wala pa. But on the other hand, sa may mga karelasyon naman, nakaka-stress. Kasi alam mo yung nai-stress sila sa girlfriend nila, sa boyfriend nila, yung parang, yung
mag-a-adjust sila ng sarili nila, mag-a-adjust sila kasi nasanay sila sa pagiging single, and pag nagkaroon ka ng partner in life, talaga mag-a-adjust ka. So, nai-stress sila. Nai-stress silang i-handle yung time. Time sa barkada, time sa special someone mo, time sa family mo. So, nakaka-stress din yun, lalo na pag mansari. Nakaka-stress kung ano yung iisipin mo, ireregalo, ano yung, saan kayo kakain. Alam mo yung parang kailangan, every month, sari mo, dapat may paandar ka. So, sa mga lalaki, nakaka-stress din talaga yun. At sa mga babae naman, nakaka-stress, mag-isip na mag-isip, lalo na pag meron kang karelasyon. Kung, lalo na yung pag yung boyfriend mo, hindi pala text, hindi nagtasabi kung nasaan. So, yung babae, mag-overthinking na parang mag-worry na siya at pumapasok na yung stress dun. Ngayon, I will give you tips. Tips lang naman how to deal or how to handle stress. Hindi naman ako siguro... Ano ba tawag doon? Talagang magaling mag-advise regarding this. Pero based on my experience, ito yung mga ginagawa ko pag nai-stress na ako. Sana makatulong sa inyo. Una, number one, we need get more sleep. So, kailangan matulog tayo. Kasi kung ikaw yung utak mo, stress ka na nga, tapos pagod pa yung utak mo, hindi ka makakapag-isip ng tama. Lalo na pag wala kang tulog, di ba? Parang hindi nagpa-function ng mabuti yung utak mo, kaya hindi ka nakakapag-isip ng maayos. So, kailangan natin matulog ng tama sa oras. Huwag naman yung matulog na hindi na gumigising. Sa mga kabataan ngayon, kaya todo-todo stress natin, yung pag-worry natin kasi kaka-ML natin. Hindi naman dumadagdag yung star mo. Hindi naman dumadagdag yung rank mo. Pababa ka naman ng pababa. Lagi naman yung stress. Number two, talk someone. O makipag-usap ka. Someone who you will trust. Someone who will you lean on. Diba, hindi naman yung makikipag-usap ko kung kani-kanino lang, tapos mali mo i-chismis ka pa nila, lalo ka ma-stress. So, kung makikipag-usap ka, mas maganda yung trusted mo, yung best friend mo, yung maganda nga yung magulang mo, yung nanay mo, yung tatay mo. Kasi sila, kahit anong sabihin mo, mauunawaan ka niyan. Hindi man lang nila sinasabi talaga ng todo, pero nauunawaan ka niyan at mahal ka niyan. And syempre, kailangan makipag-usap tayo kasi the more na re-release natin, the more na nasasabi natin kung ano yung problema natin, kung saan tayo nai-stress, the more parang alam mo yung parang napifeel mo na nagkakaroon ka ng relaxation, wow. Parang nare-relax ka, nare-release mo kasi yung stress mo. And kasi pag tingnan mo, pag ikaw lang yung mag-isa, ninahandle mo yung stress mo, parang lalong piling mo pumapasok na yung self-pity, pumapasok na yung kung ano-anong worry sa life mo na piling mo, akala mo hindi mo na masusolusyonan. So, mas maganda talaga pag nai-stress ka, pag may problema ka regarding anything else, kailangan talk someone or talk somebody who will you, kung sino yung pinagkakatiwalaan mo. Number 3, sabi ng kaibigan ko, think happy thoughts daw. Totoo naman, syempre, pag nai-stress ka, parang feeling mo negative na yung nangyayari sa life mo. And mas maganda is yung think happy thoughts lang, kung ano mo yun yung mga maligaga, masasayang moment na nangyayari sa'yo. Katulad na lang ng, for example, yung graduate ka, kung ano man yung mga na-achieve mo. So, pag negative na yung nangyayari sa life mo, kaya na nai-stress ka, think happy thought lang. So, wag naman yung super happy thought na tawa ka ng tawa in the, yung parang baliw ka na. So, mas maganda din talaga yung iniisip mo yung happy moment mo. And lahat naman tayo merong moment na ganun. So, ano ba yung mga naiisip mo magpapaligaya sa'yo? Isipin mo, now na, isip na. Bilisan mo. Okay ka na?
Number 4, make your life busy. So kung nai-stress ka, kasi minsan kasi pag busy ka, hindi mo na maiisip yung mga problema mo eh. Kasi lalo na pag, like me, pag nasa work ako, pag may problema ako sa family, sa personal problem ko, alam mo yung I will make myself busy. Kasi parang hindi mo na maiisip yung mga problema mo eh. Tapos magugulat ka na lang, uwian na. Or kaya kung sa mga wala pang work, mag-gym ka. Make yourself busy. Lalo na pag pinagpapawisan ka. Alam mo yung pag napagpawisan ka, lumalabas yung stress mo eh. Parang pag-stress ka kasi tapos napagpawisan ka, mas gumiginhawa, gumaga ang yung pakiramdam natin. Number five. Take a deep breath. So, ito yung lagi kong ginagawa sa office pag nai-stress ako. Pero nakaka-release kasi ng stress pag yung may pagka-deep breath na sinasabi. Pero make sure na nagsipilyo ka kasi after niya, pagkabuga mo, ikaw din makakaamoy niyan. So, imbis na na-release mo yung stress mo, lalo kang na-stress kasi ang baho ng bibig mo. So, mas maganda din, sipilo-sipilo din pag may time. Tapos may kasama kang iba, kasama ka sa office, may kasama ka sa school, tapos na-stress ka, tapos gagawin mo, take a deep breath. Nakarelease ka nga ng stress, yung mga katabi mo naman na-stress. Number 6, be grateful. So, dapat maging grateful tayo, dapat maging thankful tayo sa lahat ng mga blessing na binibigay sa atin. Kasi na-stress ka lalo pag tinitingnan mo kung ano mo yung kakulangan mo o yung kulang sa'yo. So, be grateful and thankful kung ano yung meron ka ngayon. And, totoo, nakaka-less siya ng stress. Kasi parang, mapifeel mo na, I'm so blessed instead of I'm so stressed. Ayun lang yung mga bigay tips ko para palagan natin yung buhay natin. Palagan natin yung stress na yan. So kaya nga tinawag tayong kapalag. Papalagan natin yung stress natin sa buhay natin. I hope nakatulong at nakadagdag ako ng information sa inyo. So if you like this video, just give me thumbs up and click the notification bell and subscribe ka na sa video ko. Sa YouTube channel ko naman para laging updated ka sa mga ina-upload kong bagong videos. So maraming salamat. It's me, Matt, your kapalag. Palagan natin yan. Palagan natin lahat ng mga hamon natin sa buhay. Bye! Stress. Muskos stress sa buhay ko. 20 na lang pera ko. Stress talaga pag wala ka ng pera. Okay? 20. Sabari ka. Saan naabot to? Nakaka-stress talaga.